Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, $10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends, kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simulan na po natin ang ating kwento. Samantalang sinagutor naman at bugon, magkakaharap na ang mga ito. Kanina kontra sa mga matutulis na mga bakal, lakas din sa mga orasyon ang kanilang labanan at bilis ng kanilang mga galawan. Agad na muling umatake itong si Bugon. Agad nang ibinato nito ang kanyang mga maliliit na bakal papunta sa batang si Gutor. Ngunit ang isa pang pinaplano nitong si Bugon, atakihin itong si Gutor sa parte na hindi nito inaasahan. Matapos na maibato nitong si Bugon ang kanyang mga matutulis na mga bakal, agad na dumapa na din ito sa lupa at ibinaon ang kanyang mga matutulis na mga bakal doon sa lupa. Nang iwasan na nitong si Gutor ang mga sumagirit na mga bakal, agad naman na tuluyang bumaon sa lupa ang mga itinarak nitong si Bugon na mga bakal, at doon na ito dumaan sa ilalim ng lupa ng napakabilis. At pagkatapos, inatake na itong si Gutor galing sa ilalim. Kahit na nahuli na itong si Gutor, gamit naman ang kanyang kadina, agad na itinulak niya iyon sa lupa para magkakaroon siya ng duwelo para makaiwas sa biglang pag-ataking iyon na hindi niya inaasahan. Ngunit dumapis pa rin ang ilan sa mga ito sa kanyang katawan na kamuntikan itong ikapahamak. Agad na tumulo ang mga dugo galing sa sugat nitong si Gutor at napamura na ang bata. Kakaibang kakayahan iyon ng kanyang kalaban na hindi niya naisip na kaya pala ng kanyang kalaban na si Bugon na padaanin ang mga matutulis nitong mga bakal sa ilalim ng lupa. Ilang sandali, kahit na naramdaman itong si Gutor ang sakit ng kanyang mga natamong sugat, agad din itong tumayo kahit nangarag pa ang kanyang katawan dahil nakita niyang dumapa na naman ang kanyang kalabang bata sa lupa at ibinaon ang mga matutulis nitong bakal. Kaya agad na pinagalaw nitong si Gutor ang kanyang mga kadina at isinangga iyon sa ilalim ng lupa. At tama nga siya sa kanyang hinala. Agad niyang nasangga ang mga matutulis na mga bakal na papaatake sa kanya galing pa rin sa ilalim ng lupa. Ngunit sa mga pagkakataon naman na iyon, papasugod na sa kanya ang kanyang kalaban na si Bugon. Agad nang inatake nito itong si Gutor gamit naman ang hawak nitong mga matutulis na mga bakal. Muling tinamaan na naman itong si Gutor sa kanyang kaliwang bahagi ng balikat dahil ang kanyang mga kadina kasalukuyan pang nasa kanyang paanan. Agad na tumagilid itong si Gutor, nasaktan man siya sa ginawang pag-ataking iyon ng kanyang kalaban. Ngunit pagkakataon na din niya ito dahil nakakalapit na ang kanyang kalaban sa kanya. Kanina pa niya inaabangan itong lumapit para magawa niya ang kanyang binabalak. Kanina kasi madulas itong si Bugon at lumalaban lamang galing sa distansya. Lamang kasi ito dahil sa kanyang kakayahan na kayang tumira galing sa malayo. Ngunit dahil sa inaakala nitong napuruhan niya itong si Gutor, kaya lumapit na ito ngayon para sana tapusin na ang batang si Gutor. Nang makita naman itong si Bugon na tinamaan niyang muli itong si Gutor, agad na muling nagpakawala ito ng mga pag-atake gamit pa rin ang hawak niya sa magkabilang mga kamay na mga matutulis na mga bakal. Ngunit nang sumablay na itong si Bugon, nawalan ito ng balanse na naging dahilan para hindi na niya nailagan ang ginawang pag-atake nitong si Gutor gamit ang kadina galing sa likuran nitong si Bugon. Tumarak iyon sa likod
ng kalaban nitong si Gutor. Ngunit ang ipinagtataka nitong si Gutor, ayaw bumaon ng kanyang kadina sa katawan ng batang kalaban. Kaya ibinagsak niya ito sa lupa at muling itinarak ang kanyang matulis na dulo ng kanyang kadina. Ngunit ganon pa rin, ayaw bumaon ng tuluyan ang dulo nito na labis na ipinagtataka ng bata. Ilang sandali, agad na umikot at gumulong itong si Bugon kasabay ng mga pagbato ng kanyang mga bakal kay Gutor. Nakita nitong si Gutor na nasugatan niya ang likod ng kanyang kalaban. Ngunit ang nakapagtataka, ayaw nitong bumaon ng tuluyan. Agad naman na umiwas itong si Gutor sa ginawang pag-atake nitong si Bugon. At pagkatapos, binasag na nitong si Bugon ang kanyang katahimikan. Wika nito kay Gutor. Nagulat ka ba? Nagulat ka ba kung bakit ayaw bumaon ng iyong armas sa aking katawan? Ngayon, alam ko na na ikaw ang pumatay sa aking ama at ang armas na iyan na ginamit mo, iyan ang ginamit mo sa pagpaslang sa aking ama. Kaya pagbayaran mo ito ng iyong buhay, animal ka. Walang silbi ang armas mong iyan dahil hindi kaya ng armas mo na mabutas ang aking mga kalasag sa aking katawan na gawa sa mga bakal. Nagsasayang ka lamang ng oras. Sa narinig nitong si Gutor, napagtanto nito na kaya pala na ganun ang mga nangyayari. Kaya pala sa dalawang bisis niyang sinubukan na itarak ang kanyang kadina doon sa katawan nitong si Bugon, na harang lamang pala ito ng kakayahan ng bata sa bakal. Napatitig itong si Gutor sa kanyang mga sugat. Mabilis ang pagdurugo doon na ikinabahala ng bata. Kapag magtagal pa ang kanilang labanan at hindi mampat ang pagdurugo sa kanyang mga sugat, maaaring ikapahamak niya iyon. Kaya kailangan niyang mapatay agad ang kanyang kalaban ngayon. May iniisip ng paraan itong si Gutor. Alam niyang kampante na ngayon ng sobra ang kanyang kalaban na mananalo sa kanilang bakbakan, dahil nga mas marami siyang sugat at mas malala. Hindi na ito magdadalawang isip na lumapit muli sa kanya. Ilang sandali, habang napapalhod itong si Gutor, umarangkada na ng pag-atake itong si Bugon at balak nang tapusin ang kaharap na si Gutor. Mas lalong nagbabaga na ngayon ang mga mata nito sa galit, dahil alam na nitong si Bugon ngayon na ang nasa likod sa pagpatay ng kanyang ama ay ang kanyang kaharap na bata. Ang inaakala kasi nitong si Bugon kanina na si Elias ang may kagagawan sa pagkamatay sa kanyang ama. Ngunit nang makita niya ang matulis na panusok sa dulo ng kanina ng bata, alam niyang iyon ang ginamit sa pagpatay sa kanyang ama, batay na din sa butas sa ulo nitong si Puko. Nang makalapit na itong si Bugon, sunod-sunod na ang mga ginagawang pag-atake nito na sinamantala ang sugatan na si Gutor. Ngunit iyon din ang hinihintay nitong si Gutor na gagawin nitong si Bugon. Agad na pinagalaw niya ang kanyang mga kadina. Nang makita pa nga iyon ni Bugon, wika pa nga nito. Hindi ka ba talaga magtatanda? Walang magagawa ang mga kadina mo sa aking kalasag. Ngunit hindi na tinusok pa ni Gutor ang katawan nitong si Bugon, kundi ang ginawa nitong si Gutor, pinulupot niya ang mga kadina doon sa katawan ng kanyang kalaban. Dahil nga sobrang kampante nito, nagiging bukas na ang depensa nitong si Bugon, at dahil sa naramdaman nitong galit, nawala na din ang konsentrasyon nito sa laban. Iyon ang mga dahilan kung bakit matagumpay na nagawa nitong si Gutor ang kanyang binabalak. Agad na bumagsak sa lupa itong si Bugon habang nakapulupot na sa kanyang katawan ang mga kadina nitong si Gutor. Nandaki pa nga ang mga mata nitong si Bugon na hindi inaasahan ang pangyayaring iyon. At ang ginawa nitong si Gutor, hindi man kayang tablan ang katawan nito, sa bibig itinusok nito ang kanyang kadina na naging dahilan iyon para sa madali ang pagkamatay ng mga ngatay na bata.
agad itong nangingisay ng ilang mga segundo bago ito tuluyan na nawalan ng buhay. Naglabasan ang maraming mga dugo galing sa bibig at ilong nitong si Bugon. Pagkatapos napasandal din itong si Gutor doon sa dingding ng bahay, doon sa likuran. Dahil nang hihina na din ito, sanhi ng mga natamo nitong sugat sa kanyang katawan. Kailangan na gamutin muna niya ang mga ito. Agad naman na napansin itong si Lulumak ang pagkamatay na iyon ng kanyang apo. At nang tingnan niya ito, nakita niyang nakahandusay na itong si Bugon doon sa gilid ng malaking bahay at naliligo na ito sa sariling dugo. Nagitla ang matandang mga ngatay at hindi makapaniwala. Ang inaasahan na siyang magpapatuloy sana sa kanilang gawain bilang tanyag na mga ngatay at mamamaslang ay napatay na ngayon. Napasigaw itong si Lulumak at agad itong pumihit ng takbo papunta doon sa batang nakabulagta. Ngunit hinarang ito ni Carlo, wika ng anak nitong si Buhawi. Hindi ba tayo tapos tanda? Tapusin muna natin ang ating nasimulan na labanan. Sa kanilang labanan, kapwa tinamaan na din ang bawat isa sa mga ito. Nasugatan din ni Carlo ang matanda. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, pantay pa lamang ang kanilang katayuan sa kanilang labanan. May tama din itong si Carlo sa kanyang tagiliran at may tama naman itong si Lulumak sa kanyang dibdib at paa. Ngayon pa lamang napagtanto ng matanda na hindi mga basta-basta ang mga batang nakakaharap nila ngayon. Napatigil ang matanda sa kanyang ginawang pagtakbo at napatitig ng matalim kay Carlo. Wika ng matanda. Animal kang bata ka. Kung iyan ang gusto mong mangyayari, pagbibigyan kita. Pagkatapos muling umataki itong si Lulumak at agad na ginamit nito ang malakas na lason. Agad na inilatag niya doon sa paligid ang malakas at mabagsik na lason sabay ng mga pag-usal ng mga orasyon. Naging dahilan iyon para mahilo itong si Carlo nang maamoy niya ang kakaibang baho ng lason na pinakawalan ng matandang mga ngatay. Kumalat iyon sa paligid na pati itong si Gutor na amoy din niya ang mga iyon. At kahit na nanghihina na ang katawan nitong si Gutor, pilit nitong kinuha ang dadadalang buti at mga dahon ng halaman na antunga. Pagkatapos agad niyang kinusot-kusot ang mga dahon at ipinahid ang langis doon. At matapos gawin iyon ng bata, itinapon niya ito doon sa unahan. At mabilis na kumalat ang amoy galing sa dahon ng antunga. Samantalang itong si Carlo, nagawa na din ng bata ang pagpahid ng langis sa kanyang ilong at sentido. Kaya sa mga sandaling iyon, unti-unting bumalik na ang kanyang wisyo. Ngunit hindi iyon sapat para magawa niyang mailagan ang papa-ataking si Lulumak. Nang tamaan itong si Carlo, agad na tumarak sa kanyang dibdib ang gamit na armas ng matanda. At sa sobrang galit pa nga nitong si Lulumak, makailang bisis pa niyang itinarak ang kanyang armas doon sa katawan nitong si Carlo. Galit na ang matandang mga ngatay na siyang nagiging dahilan para hindi niya napansin ang nilang na ginawang orasyon nitong si Carlo. Hindi tunay na katawan ni Carlo ang kanyang inatake dahil ang bata, papa-atake na ito galing sa kanyang likuran. Agad na nagpakawala ng ilang mga pagwasiwas ang bata gamit ang hawak nitong matalas na armas. Muling tinamaan niya ito ni Carlo. Agad itong tumilapon at tumama pa ito doon sa pader. At sa tingin ngayon ng batang si Carlo, nakakalamang na siya sa kanilang tunggalian ng matanda. Mas malala na ngayon ang huling natamong pinsala ng matanda sa pag-ataking iyon nitong si Carlo. Batid ng bata, ang kalabang matanda ay may kalasag. Kaya ang mga patama nitong si Carlo sa katawan ni Lulumak, halos lahat ay may mga pabaon na usal. At ngayon, tuluyang nawasak na iyon ng bata. Sa kabilang banda naman,
habang nagpapatuloy din ang labanan nila ni Elias kalaban ang dalawang mag-inang mangangatay. Naglabasa na din sina Padre Bacalso kasama ang kapitan at ang don. Kasama din ng mga ito ang tatlong guardians. Pumasok kasi ang mga ito kanina, dala na din ng utos nitong si Carlo. Nang makita nila ni Don Magno na natatalo na ang grupo ng mga mangangatay, agad na kumilos ang mga ito para palahanan ang mga bata, pati na itong si Elias, na kailangan muna nilang malaman kung saan itinago ng mga ito ang kayamanan. Baka kasi tuluyan ng mapatay nila ang lahat ng membro ng grupong mangangatay. Ngunit habang mabilis na papunta ang mga ito doon sa kinaroroonan nila ni Carlo doon sa likuran ng bahay, agad na may napansin pang presensya itong si Padre Bacalso, at batid itong hindi galing ang mga presensyang ito sa mga naglalaban na nasa loob ng bakuran ng bahay nitong si Don Magno. Kaya tumigil sa paglalakad itong si Padre Bacalso at agad na wika nito sa kanyang mga kasamahan. Tika muna sandali, Kapitan Lapos, Don Magno. May mga nararamdaman pa akong iba pang mga nilalang maliban sa grupo ng mga bata at sa grupo ng mga mangangatay. Kaya nagtataka ang lahat. Katanungan ngayon sa kanilang isipan, sino pa kaya ang nasa paligid ng mga nilalang? Natitiyak naman itong si Padre Bacalso at Don Magno na lima lamang ang membro ng grupong mangangatay. Kaya wala nang iba pang kasama ang mga ito na maaring nasa labas ng bakuran. Wika naman agad nitong si Don Magno. Padre Bacalso, baka nandirito din ang grupong Dapantam. Ikaw na ang may sabi na baka gagawa din ang mga ito ng mga pag-atake dahil napatay nga ng batang si Carlo ang limang membro ng mga ito, kabilang na ang nabihag ninyo doon sa kabilang bahagi ng bayan. Iyon din agad ang pumasok sa isip ni Padre Bacalso, kaya inutusan niya ang dalawa na pumasok muna agad ang mga ito doon sa loob. Don Magno, Kapitan Lapos, pumasok na muna kayo sa loob ng bahay. Hindi paligtas ang labas dahil may mga nilalang pa ang umaaligid. Baka naghihintay lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para makaatake. Kami na ang bahala sa mga ito. Kasama ko naman ang tatlong mga guardians. Walang nagagawa ang dalawa kung sakali, kasi Dapantam nga ang grupong umaligid doon. Siguradong walang kalaban-laban ang mga ito kapag umatake na ang grupo ng Dapantam. Ngunit habang papasok pa lamang doon sa pintuan ng Don at Kapitan, biglang sumabog ang bunganga ng pintuan na naging dahilan para tumilapon ang dalawa na mayroong tama sa kanilang katawan. Maagap agad na kumilos itong si Padre Bacalso. Nakita kasi nila ang apat na mga malalaking tila na kulay itim ang napakabilis na humagibis doon sa kanilang kinaroroonan. Sa mga pagkakataon na ito, umaatake na ang grupong Dapantam dahil nakita ng mga ito na nanghihina na ang mga naglalaban doon sa loob ng bakuran at nasusugatan na ng malubha ang grupo ng mga mangangatay, at nanghihina na din ang lakas ng grupo ng mga bata. Kaya sa tingin ng mga ito, kaya na nilang makipagsabayan doon sa labanan. Ang apat na mga tila, pagbagsak ng mga ito doon sa loob ng bakuran agaran na nagbago ang anyo ng mga ito at nagiging mga tao. Nakasuot ang mga ito ng kulay itim na mga damit, habang may tilang nakatakip din sa kanilang mga bibig na kulay itim din. Purong itim ang kasuotan ng mga ito, at mayroong nakasulat sa kanilang dibdib na Dapantam. Kaya hindi maikaila na ang mga ito na ang isa sa mga grupong kinatatakutan sa bayan na iyon. Mabilis nang tumulong sina Padre Bacalso at ang tatlong mga guardians doon sa sugatan na sina Don Magno at Kapitan Lapos. Ngunit biglang nawala ang dalawa doon sa apat ng grupong Dapantam sa kanilang kinatatayuan. Mabilis na palang inatake ng mga ito sina Padre Bacalso. Ngunit napatigil din agad ang dalawa
dahil mayroong sumagirit doon na mga kadina at kamuntikan pang matamaan ang dalawa. Gulat na gulat ang mga ito at hindi nila inasahan na kaya pa palang lumaban itong si Gutor kahit na may mga tama ito sa kanyang katawan.